walang halong kasinungalingan para sa kapayapaan at pagkakaisa ng sambayanan. Ito ang nag-iisang virtual radio ng inyong Philippine Army sa Kabisayaan. Spearhead Radio. Dito na magsisimula, patuloy lang lumaban, kasama mo kami. Huwag lang sumuko, huwag patatalo, lagi mong tatandaan, kasama mo kami. Radio ang magsiservisyo sa ating bayan. Spurhead Radio ang tunay at makatotohanan. Spurhead Radio ang sigaw ng matanda at kabataan. Spurhead Radio na tayo na sa radyo ng Katubers nyo na masasandalan. Ulan, bumagyo, lumindol, bumaha, dito kami sundalo ng bayan. Huwag kang sumuko, huwag patatalo, lagi mong tatandaan, kasama mo kami. Spurhead Radio ang magsiservisyo sa ating bayan. Spurhead Radio ang tunay at makatotohanan. Spurhead Radio ang sigaw ng matanda at kabataan. Spurhead Radio na tayo na sa radyo ng sambayan na. Magsiservisyo sa ating bayan. Spurhead Radio ang tunay at makatotohanan. Spurhead Radio ang sigaw ng matanda at kabataan. Spurhead Radio na tayo na sa radyo isang bayanan. Nang buhay ko. Programa nga gindesinyo agud kilalahon kag pasidunggan ang aton mga soldado. Soldado ko, soldado mo, soldado naton tanan. Sundalo nang buhay ko. Oras sa Spearhead Radio ala 1:12 ng hapon. Magandang hapon. Good afternoon. Maayong hapon sa lahat na nag-aabang ng ating programa. Alam namin na na-miss nyo na ang ating program. Yes. Dahil mga ilang weeks na hindi tayo nakapag-program. Pero we are back.
at live na live sa Spearhead Radio. At syempre, dahil matagal kaming nawala, mayroong mga changes, pero huwag kayong manibago. Hindi pa rin yung nagbago ang format lang or title ng program natin. Pero yung mga mukha na mga same host ay same pa rin. Welcome sa Miyerkules na edisyon ng ating programa, Buhay Sundalo. And of course, kasama ninyo ngayong hapon ang inyong mga lingkod, ang inyong Tita Rona. Yes, ayan. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga ka-troopers. Sa ating mga ka-bangers na ngayon ay nakatutok na sa ating programa, ang Buhay Sundalo. Ayan, na-miss po namin kayo. Welcome po dito muli sa ating programa ngayong hapon. Welcome! Yes, welcome! Live na live tayo at medyo nag-improve na ang ating internet connection. Medyo nawawala pero bumabalik din. Unlike dati na totally dead talaga. Ngayon, okay na at salamat sa pag-improve ng ating internet connection at yes, balik tayo on air. Live na live sa Buhay Sundalo. Ano bang dapat ninyong abangan? Dahil ito ang pinakauna nating pag-live simula noong nawala tayo dito sa Spearhead Radio. Ang ating bisita ay syempre dapat bago at yes, fresh. Fresh from Bohol. Fresh from Bohol. Ayan, isa sa mga active na YFPPI na leader natin doon sa Bohol chapter. Ayan. Yes, youth leaders ng ating government ng 3ID particularly. Tatanungin natin siya mamaya kung paano naapektuhan ng sundalo ng pakipag-affiliate niya sa Philippine Army ang kanyang buhay, paano binago, at anong pumasok sa isip niya, bakit nakipag-close siya, at nagsumuporta siya sa mga programa ng ating pamahalaan at ng yes, ating Philippine Army. At matutunghayan din natin kung paano binago o ano yung malaking naitulong ng organisasyon ng YFPPI sa buhay ng ating guest ngayong hapon na ano pa, parang inimport pa natin ito from Bohol. Malayo pa yung kanyang binahe papunta dito sa Iloilo. Yes, and of course, maraming salamat sa ating mga followers and viewers na hindi nagpapatinag. Andyan pa rin kayo na sumusubaybay, nag-aabang sa yes, muling pagbabalik. Maraming salamat. Through thick and thin, ano? Nandyan pa rin yung ating mga ka-troopers natin na palaging sumusuporta sa atin. Yes, feel free sa pag-comment ng inyong mga shoutouts para basahin natin dito sa Buhay Sundalo. And of course, nais naming i-encourage kayo na i-like din at i-follow ang isa pa nating Facebook page, ang official Facebook page ng Spearhead Radio. Anong itatype nila? Spearhead Radio. Yung Spearhead lang Radio na Facebook page natin kasi parang doon na rin ipapakita lahat ng ating mga programs natin, lahat ng mga live natin dito sa ating radio, sa ating Spearhead Radio. Yes, sa ating 54 million viewers. Wow, 54 viewers, di ay nagkamali. 54 viewers, maraming salamat. 57 and still counting, still growing. Paki-like, paki-follow ng aming bagong page, ang Spearhead Radio na Facebook page. I-type lang ninyo sa inyong mga Facebook ang Spearhead Radio. I-follow yes, and i-like para baka next time dyan na tayo mag-usap-usap. Yes. And also, paki-subscribe na rin sa aming YouTube channel, ang Philippine Army Spearhead Troopers. Kasi yung live natin ngayon ay naka-cross-posting po doon sa ating YouTube channel na Philippine Army Spearhead Troopers. Mapapanood din po tayo doon. So, paki-subscribe na rin po at saka paki-sabi din sa mga kaibigan na i-subscribe yung aming YouTube channel. Maraming yes, salamat. Of course, paki-follow at paki-like at pa-subscribe ng ating YouTube channel sa mga may YouTube channel lang. And anyway, bago yan ang ating pag-interview, pagpanayam sa ating bisita ngayong hapon, binabati natin ang ating butihing commander na si Major General Benedict M. Arevalo. Magandang hapon po, sir. And also sa spokesperson or sa ating Chief Dipaw na si Captain Kim Apitong, and also yung kakarating lang na deputy, no? Deputy, tama ba? Si Lieutenant
Elma Grace Remonde Abulencia. Ayan. Welcome natin si ma'am. Mamaya, makakasama din natin si ma'am dito sa ating program. Yes. Welcome natin ang mga bago nating mga boss sa Dipaw at ang mga tao na tutulong upang lalong ma-improve ang ating Spearhead Radio at ang ating trabaho dito sa Division Public Affairs Office. At sa lahat na line units ng 3ID, maraming salamat sa pagtutok live sa Spearhead Radio, lalo na sa ating programa, Buhay Sundalo. Yes, and also binabati din natin pala, nagbabalik ha, yung na-miss natin dito sa ating programa, si Major Sinon Pansino III. Ayan. Nabumisita sa atin. Na-miss niya tayo. Na-miss niya yung iniwanan niya na legacy sa atin, ang Spearhead Radio. Yes, at saka mapapanood din po ninyo si Major Pansito sa kanyang mga programa sa bago niyang area na, saan ba? DWDD? Tama ba? Sa Katropa Radio. Yes. Okay. Batiin natin ang mga nakatutok live sa Spearhead Radio sa Buhay Sundalo, Kuya Von. Sa unang bat ng ating mga shoutout. Alam natin, excited na yung ano natin, yung bisita. Pero batiin muna natin yung mga followers natin dito na nakatutok sa ating programa. Ayan. Magandang hapon sa ating mga secret troopers. Kina Ma'am Nurse Shakira Binti Abdullah, Ma'am Karen Ravi, Ma'am Grace Bintao, Ma'am Hersey Laurio, and Ma'am Barry Raides. At sa latin po ng mga Wild Honey Squad at Radio Bandera Group na nakatutok sa atin. Magandang hapon po. Thank you so much sa walang sawang pagsuporta sa Spearhead Radio. At nakatutok live si Ma'am Chudora Agle na may big thumbs up. Yes. To Ma'am Yagit Maraat Kanyete, magandang hapon po. And to Marites Conde and to Mark Neil Kalupkop watching us live from Leon, Iloilo. Maraming salamat. Si Anna Lee Maala at Yanza na nakatutok live. Maraming salamat. To Melba Nunyeza Casas Falsario, stay safe and healthy po. Ayan, maraming salamat po, ma'am. Kay Jillian Heri Richlian. Good afternoon, DJs. God bless. Thank you so much. Yes, also good afternoon to LC Pepito Alarba watching us live. Ayan, maraming salamat po. And kay Mildred La Vega Baclagon Jose, good afternoon, watching from Davao City. Yes, ayan, meron na dito yung supporter ng ating bisita ngayong hapon, si Tuyor Joem. Wow. Kilala mo ito. Ayan, kilala. Sabi niya, Martha Kawai, excited here. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga kapatid natin dyan, ng mga Batang YLS sa Bohol Chapter. Ayan. Watching from Talisay City, John Lloyd Okias. Maraming salamat. Also to Natsumi Yuki, maraming salamat po. Good morning, DJ Von and Tita Rona. Sabi ni Natsumi Yuki. Yes, and also to Ma'am Jed Galang, magandang hapon po. To Ma'am Barido Daidis, welcome back and shout out sa 44 million viewers. Kay Miss Seltins Dago, good afternoon Ma'am Ron and Sir Von. God bless and take care. Stay safe. Thank you so much. To Ma'am Edeth Fidel Ilagan and Roy Gaspar, thank you so much po. Nakatutok live si Kim Guevara. And watching us live from Waterfront Airport Hotel and Casino, good afternoon to Bernard Orbegoso Kainglet. Kababayan ka to, ah. And of course, uy, gandang hapon Tita Ron and Sir Von. Stay safe from Miss Karen Rabi. Also to Fatima Cabarles Capulot, watching us live from Igadios, Leon. Ayan, good PM po, DJ Von. Sa Durog, na-inform na ba sila? Brownout dun eh. Brownout sa Durog. Walang kuryente. Good afternoon, DJ Von, at sa upod mo, shoutout sa family Lander sa Banwasang Tapas. God bless you all from Vive, Anna yes. Lander. And also, good afternoon, our friend from DSWD. Good afternoon to Ma'am RG Julia Amabla and also to Ma'am Sarabel Cervento and Sir Don Sasso. Maraming salamat po. Mayong udto Kuya Von and Ma'am Rona from Leia Joy Flores Magapan. Thank you so much. Miss you too daw, sabi ni Sir from Ma'am Elma Grace Remonde. Good afternoon Ma'am Rona and DJ Von. God bless always from Brianna Bamford. And pa-shoutout po kay Major Sinon Pansino III. Gandang hapon po Sir from Jed Galang. Ayan. Kay Sonic C, pa-shoutout from 301st Brigade. Si ano to? Si Sonio. Sonio. Ang magandang si Sonio. Maraming salamat sa pagtutok yes. Sa lahat na tropa ng ating 301st Bayanihan. Especially Brigade. Kay sa taga-7 dyan, kay Captain Eric Faler. Ayan. Yes, na baka mga next week ay maging bisita natin siya. And to MB Villegas, gusto ko mag-marine reservist. Ayan, good afternoon. And also to Jay Doidora, watching us live from Bohol din. Ayan, shout out Kuya Bon. Shout out sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga kasamahan mo dyan. Yes. Abangan niyo si Martha, ang magiging bosses ngayon ng lahat ng mga YLS.
Kasi siya ngayon ang ating bisita. Tatanungin natin mamaya kung ano ang naging buhay niya, paano binago ng Philippine Army ang buhay niya, paano nakatulong ang pagsali niya sa YLS at ang pagsuporta niya sa mga peace initiatives ng ating pamahalaan. Yes. Oras sa Spirit Radio, alauna 23 ng hapon. At this point, at this moment, kakausapin na natin ang ating bisita. I-welcome natin ang ating bisita, fresh from Bohol. Kung saan makikita ang Chocolate Hills. At saka yung mga, ano, yung mga naglalaki ang mata ng mga tarsier. Yes, pero pinakamaliit na unggoy. Oh, pinakamaliit na unggoy. Tama ba? Unggoy ba yung tarsier? Ano? Primate? What is primate? Joke lang. Next question, please. Okay. Kasi tanungin natin mamaya. Bohol, maraming mga tourist attractions. Yes. Okay na sa ano na ba natin? Live na. Oy, live na live ang ating bisita ngayong hapon sa Buhay Sundalo. Si Martha, isang youth leader ng ating Philippine Army na nakabase sa Bohol. Siguro under siya doon sa ano, 47th IB. Kasi ang Bohol ay area ng ating 47th Katapatan Battalion. Yes, na dating ano din, unit ng ating deputy ngayon. Yes. Sa DIPAO. Yes, shout out sa lahat na taga 47th IB. Kay ano dyan, kay Sergeant Vaccaro. Maraming salamat nung nakaraan siyang ating bisita. Ayan na, nakikita na sa screen si ano yung guest natin ngayon, si Martha. Ayan. Yes, welcome Martha, welcome. Magandang hapon, welcome sa Buhay Sundalo. Kasama mo ngayong hapon si Tita Rona at Kuya Von. Ang iyong pagbati sa lahat ng viewers and followers ng ating program. Maadyong hapon, maadyong palis, maayong hapon, good afternoon sa lahat ng mga suking tagapakinig sa Sparehead Radio. Ako pala si Jamar Palomares, aka Martha, the acting president of the Youth for Peace Philippines Bohol chapter. At malaking pasalamat ko na naimbita ako dito sa Sparehead Radio. Kasama si Ate Ron at si Kuya Von. Yes. And of course, ano din kami, ang overwhelmed na pinaunlakan mo ang aming imbitasyon ngayong hapon. Diba, Kuya Von? Yes. And of course, ngayong hapon ay tatanungin natin si Martha na tungkol sa naging buhay niya bago siya naging YLS at ngayon isa na siyang ganap na YLS leader. Yes, syempre, yung una nating katanungan sa ating bisita ngayon na si Martha, paano ka nagsimula sa YLS? Maraming salamat sa katanungan. Yes. What a beautiful question. Yes. That needs a beautiful answer. Yes, tama. Of course. Sana beautiful. Alright, noon, nakasama ko sa YLS, dati is nagkaroon ng trainer's training, provincial-wide. Patapos, hindi yung pangalan ko ang isasama sa aming sa organization kasi isa lang akong municipal youth coordinator sa youth. And then, ang mga name lang ipasama dun is yung mga LYDO, yung Local Youth Development Officer. Since absent yung Local Youth Development Officer, kasi isa, head din siya sa tourism sa aming lugar, ako yung pinapadala niya as MYC. So, andon, pumunta kami sa, nagkaroon kami ng trainers training para sa Youth Leadership Summit. At pasalamat ka, nag-absent yung in-charge sa tourism. Very much thankful. Dahil kung hindi yun nag-absent, siguro wala ka ngayon dito. Okay. Nung nagbalik siya, Madam, thank you so much sa pag-absent. Lagi siya sa akin ngayon, dapat magpasalamat ako sa kanya dahil absent siya, wala siya. Kaya yun yung simula na isa siya sa mga naimbitahan o naging participant ng trainers training para sa YLS. Okay. Tapos, simula nun, yun yung first time mo, yun ba yung pinakaunang pagkakataon na aapa ka sa, or makikahalubilo ka sa mga sundalo? Tama ko. Tama ka po, Ate Rona, no? First time ko po as in, very distant lang ang aming Kwan's Army. Kasi, noon kasi, parang natatakot ako sa Army. Kahit nakikita lang ng Army truck, Army vehicle, parang matatakot Baril, natatakot ka. Parang yun yung first impression niya. Ano yung naramdaman mo? Halimbawa, night before ang activity, anong naramdaman mo? Anong mga expectation mo? Ako kasi,
sa akin lang kasi parang seminars lang yun, orientation, mm-hmm. parang gano'n. So, okay lang sa akin kasi sanay na akong mag-aattend ng mga seminars, siyempre. Mga orientations, mga anything. Basta gano'n, parang gano'n lang. Mm. Pero hindi mo na in-expect kung, hindi mo na picture out kung anong mangyayari doon. Talaga hindi. Mm-hmm. Pero, pagpasok ko doon sa venue, andun si Tita Pat, yung national, si Mami Pat. National president ng Youth for Peace. Parang binigyan niya ako ng clue na masaya ito, parang may gapang-gapang. Parang ano, part ng ano, ng pag-train, ng training. Ato, kasama sa training. Mm. Kaya, kasi doon, hindi ako nakisalamuha kay Tita Pat noon kasi feel ko, maldita siya, maldita din ganun. Pero sa akin, Pat, nandito siya nga, Philippine Army yung nag-initiate, parang nag-facilitate ito. Pat, nandito siya, ganun. Akala ko speaker siya, ganun. Ay, hindi ka pa naliwanagan na yung mga, ang army natin ay nakikipag-engage sa mga youth. Because first time ko yun na reach out yung mga army. Sino pinakaunang sundalo na naging close mo doon? Nakilala mo at naging close? Yung facilitator namin. Naalala mo pa? Si officer, first facilitator namin doon, si Uka. Army Uka, I don't know ano lang yung rank niya ngayon. Nasa Alpha siya sa 47. Ano nang nangyari doon? Ano nang pagkakita mo? Nawala na ba lahat ng mga takot mo nung nakita mo na ay ganito pala, hindi naman pala katatakot, ang gagwapo pala at ang babait? Correct, kasi gwapo yung facilitator talaga namin. Tapos pag may speakers na talagang we cannot deny the fact nga aantukin ka na, yes, sila yung maghawak sa youth, sa balikat, tapos itatap niya. Parang ihilot, mamasahihin ka para mawala yung antok mo, ganun. Tapos parang okay pa lang yung mga army. Yes, okay. So starting then, parang nagbago na yung pananaw mo sa mga sundalo natin. Tama ka, Kuya Von. Especially ngayon, na-affiliated ka na, tsaka ilang taon ka na ba sa YLS? 18. 4 years? Four years. Medyo matagal na, ha? Yes. At gaano na ngayon kalalim ang bond mo sa ating mga sundalo sa loob ng 4 years? Medyo matagal na, eh. Gaano na kalalim? Talagang malalim ang bonding namin sa mga Philippine Army, lalo na sa Philippine Army natin sa Bohol, kasi parang andun na kami nakitulog, doon na kami nakitira. Sa kampo yun. Parang second home. Sa batalyon. Second home na namin. Doon sa 47, kaya talagang malaki, tapos may activity yung Philippine Army, tinatap kaming taga Youth for Peace para may engagement din kami sa other sectors, sa mga youth organizations. Yes. Ano ang feeling na nakatulong ka sa mga programa, lalo na sa mga peace initiatives ng ating Philippine Army at ng government doon sa Bohol? Feeling mo parang free ka, parang walang barrier. Walang barrier na natatakot ka. Sorry kasi basaya. Okay lang. Parang walang barrier sa pagitan mo at ng Philippine Army. Kumbaga parang pantay-pantay lang yung paningin ng mga kahit civilian ka man o men in uniform ka, parang patas lang yung pag-treat sa isa't isa. Tama ka, Kuya Von. Parang ganun lang. O kamusta dahil sumasama-sama ka sa mga activities ng Philippine Army? Doon mo na ba nalaman na ganito pala? Mas naunawaan mo na ba ngayon kung ano ang trabaho ng ating mga sundalo? Tama ka po, Ate Rona, no? Kasi hindi ko talaga alam. Ang alam ko lang yung army, parang nagdadala lang baril, ganun lang. Parang ganun lang, pero talaga may peace initiatives pala yung mga taga-army. Yes. Tapos kasama pa rin kami, palang okay na okay. Lalo na para sa kabataan. Yes, kasi yung peace initiative nila doon sila nagsisimula sa atin, ng mga kabataan. Kaya yung pinaghugpong nila yung kabataan, gumawa sila ng isang organisasyon, yung tinatawag natin na YFP, para tayo yung manguna sa pagpapalaganap ng kapayapaan. No? Yun yung purpose natin. Tama ka, Kuya Von. Hindi lang natin hayaan yung ating mga men in uniform laban sa para sa kapayapaan. Pwede naman tayo as a civilian na tumulong para sa kapayapaan ng ating... So, given the fact na mahigit 4 years ka na affiliated sa YLS, so ano yung mga malaking naitulong ng organisasyon sa iyo? Yung organization talaga namin, hindi lang sa akin nakatulong kasi parang yung organization namin sa Bohol, parang nanganak din. Nanganak din ng organization. Meron kami mga municipal level. Youth, municipal level sa Youth for Peace, Bohol.
parang sa akin hindi na mabigat yung trabaho. Yes. Kasi meron na kaming binibigyan ng trabaho para doon sa kanilang may community. Katuwang. May katuwang na kami. Yes. May kaabag na kami sa mga iba't ibang komunidad sa lalo sa probinsya ng Bohol. Yes. Malaki parang kasi ang Bohol eh. Hindi kaya ng mga apat lang na leaders, pero dahil na-organize nyo yung sa municipal level, sila na doon yung magpapalaganap ng programa ng kabataan sa level ng bayan nila. Tama, yes. Ate Ron. Kasi yung organisasyon nila nagsimula sa isa hanggang nagkasanga-sanga na. Yes. Lumaganap yung advokasya ng YFPPI Bohol chapter. Pwede ko bang i-shout out yung mga organization? Yes, pwede, mga, pwede. Yes, of course. Youth for Peace Bohol Sinugbuan, Youth for Peace Bohol Padangat, Youth for Peace Bohol Ispadaha, Youth for Peace Bohol Mabini, Youth for Peace Bohol Bien Unido. Malapad doon. Meron pa. Baka may nakalimutan ka. May mano doon. Youth may magalit. Youth for Peace Bohol Gindulman. Marami kasi nakalimutan. Hindi kasi prepared. Hindi ka kasi, hindi mo nalista. Baka sisingilin ka mamaya, hindi mo kami na shout out ah. Pero ang dami ah. Ayan. Youth for Peace Balilihan. Ayan. Wow. No coaching. Joke lang. No coaching. No cheating. Ang ganda ng programa ng ano doon ah, ng YLS. At salamat sa ating 47th IB at ng provincial government ng Bohol. Sa Trinidad daw. Trinidad. Youth for Peace Bohol. Trinidad. Marami pa sa marami. Makita tayo pag nung may yung sa meeting na lang next this Sunday ayan sabi mo na lang buong Bohol. Buong Bohol, hello maadsung palis kaninjung tanan diha ayan. At sana ay ano ah ang kagandahan doon Kuya Von, nagkakaisa ang ano they are united. Ang Bohol kasi pag sinabi na ganito ang gagawin, sumusuporta agad sila at yes. I-credit natin yan sa ating provincial government doon, sa ating Philippine Army, ang 47th IB, at sa iba pang stakeholders, government agencies, sa community ng Bohol na very supportive at cooperative sa lahat ng programa ng pamahalaan. Yes. Nandiyan talaga yung eagerness eh, ng bawat isa na makakreate ng change. At nagsisimula yan sa ating mga kabataan from Bohol. So ano yung mga hindi mo malilimutang mga karanasan sa YLS? Marami ako mga naranasan sa YLS. No? First, yung talagang mula ulo hanggang paa, putik na putik talaga yun. Pero part yun ng training, para mapalakas ka, correct. Mapatatag ka bilang youth leader. Kasi check. Youth leader dapat matatag, hindi weak. In a short period of time, talagang meron kang lakas na loob. Yes. Parang hindi ka magre-reklamo. Pero hindi ka ba hindi ba ni minsan pumasok sa isip mo, ay mag-back out na lang ako, oy? Wala kaming... Siyempre, mahagit na natin sa isip natin na talaga. Pero in-enjoy mo. Pero wala kaming magawa kasi ano yun, yung lugar na doon is malayo. Tapos, ano pa, nandito na ako, ano pa bang gagawin ko? In-enjoy mo na lang. In-enjoy ko na lang. Tapos, hindi naman masyado, ano lang sila, parang very well reachable naman yung army. At hindi ka man lang, at hindi ka man nag-iisa, lahat naman kayo. Parang naman, ang saya-saya lang. May kasama nga akong nurse, engineer, teachers, mga professionals. Parang naglalaro ka lang doon eh, nagtatampisaw sa putikan, parang ganun lang. Okay, napakaganda ng ano nila ha. Maliban doon, 'di ba, may mga ano pa kayo? May mga workshop sa leadership sa community. Meron kaming symposium. Yes. Minsan ako din mag-initiate, ako din mismo magpupunta sa mga schools. To conduct symposiums like anti-insurgency awareness. Yes. Tapos itatap ko sila ma'am. Itatap ko sa mga tropa sa mga sa 47 yung gusto ng school kung magkaroon sila ng anti-insurgency symposium. Ito kasi yung kinaibahan ng ano ng YFPPI sa ibang sa ibang youth organization eh, kasi maraming mga ganap, maraming mga activities na kinakandak, like mga nagpapa-outreach program, yung mga medical mission, yung mga gift giving, lahat ng mga activities. Dahil sinabi mo yan, Kuya Von, no, kami din partner din kami sa mga provincial government kasi doon meron kaming heart caravan. Yung health, education, agriculture, rural development, at saka yung tourism caravan. Heart caravan. Lahat ng mga far-flung area, pinupuntahan. Tapos, tinatap kaming taga Youth for Peace para mag-assist. Tapos, namimigay din kami ng school supplies, courtesy of ACDI. Thank you, ACDI.
Member ako ng ACDI eh. Oh, marami kasi sa magandang activity niyo kaya hindi nag-aatubiling mag-ano, tumulong yung mga stakeholders. Pag yes. pag ano support sila agad kasi nakita nila na napakaganda yung resulta, yung magandang gusto resulta. Gusto kong tanungin kay Martha. Paano niyo mahihikayat? Kamusta ang mga youth doon? Hindi ba sila aloof? Paano niyo sila nahihikayat na sumama sa inyo? Actually, in-convince namin na mapunta dito sa aming organization is through graduates din ng Youth for Peace. Graduate ng YLS. YLS na siyang magpapatunay na ganito kaganda ang programa ng YLS. Correct. May testimony. Hindi ba sila nag-aanlilangan at first or oo sila agad? Siyempre, mga youth sa Bohol is mga competitive, yung kung parang kasi hindi naman yung YLS is puro training, meron din mga seminars, lahat ng mga talk, lahat ng mga orientation nilagay natin sa Youth Leadership Summit, 3-day summit. Mm. Kaya yun ang aming ginagawa dun mga kabataan doon na magkaroon ng seminars for very timely and relevant na talk regarding sa mga youth. Okay, at dahil na nabanggit mo 'yan, 'di ba? Si Martha napaka ano ngayon eh, magaling nang magsalita eh. Gusto naming tanungin, isa ba 'yan ang ang YLS na nakatulong para ma-improve mo ang personalidad mo, ang communication skills mo, the way ka makipag-communicate sa tao? Tama ka po, Ate Rona, no? Dahil sa Youth Leadership Summit at dahil sa organization namin, marunong magkawanggawa. Magserbisyo. Dahil sa Youth for Peace, dahil sa Youth Leadership Summit, nagiging akong public servant, elected public servant sa aming barangay. Lalo pang di ba, elected siya? Parang barangay official. Parang barangay official ka rin nata sa barangay niyo. At the same time, youth leader. Yes. At lumawak pa ang responsibilidad na hindi lang barangay niya, parang buong Bohol na. Nadala. Napakagaling ni Martha. Congratulations. Yes. Siguro yung pagka-consihal sa barangay niyo, under mo rin yung youth. Hindi, kasi may SK na. Sabaga, may SK din. So SK is automatic youth. Advisor na siya. Advisor. Partner na lang ng SK. Ayan. So, given na matagal ka nang affiliated sa YLS at saka nakasalamuha mo na rin yung ating mga sundalo, so, dumating din ba sa point na nangarap ka din na maging isa sa kanila or maging isang sundalo? Be honest. or pinapangarap mo ang mga sundalo? Dumating sa point na nangangarap ka na pumasok din sa sundalo. Tama. Paano? Paano? saang banda? Kailan 'yon nangyari na pinangarap mo ngayon or noong na-realize mo na maganda pala dito sa loob? Kasi nakita ko yung mga mga virtues, core values ng mga army para sa ating komunidad. So, yun din, parang ganun, yun talaga, isa sa mga factors na gusto ko rin mag-army kahit... Ano? Kahit ano? Okay kahit, na, okay. Kahit kunting pagtingin. Kahit kunting liwanag ng pag-ibig. Yun ba yung ibig mong sabihin? Or kahit kunting kimbot? Kahit joke kunting lang. Kimbot, hindi naman maging army. Hindi naman yung sa gender, di ba? Yes, wala naman sa gender yan. Advokasya mo, tapos kung talagang gusto mo, di... Basta pure lang yung intention mo. Yes, tama ako, Kuya Von, diba? Baka baka hindi niya pinangarap yung sundalo kasi yung pinapangarap niya ay sundalo. Pangarap ko siya. Hindi sa harap. Yung siya niya parang may tinutukoy siya na sa harap niya lang, siya. Ganun talaga. Baka magagalit si Jay Doidora. Nagpapashout ngayon si Jay Doidora nanonood ngayon. Sekretarya ko yan. Ayan. Okay. So ayun, ano yung mensahe mo sa mga kapwa kabataan tulad natin especially doon sa mga Boholanos na mga kabataan, ano yung mga mensahe mo sa kanila upang paigtingin pa or pabutihin pa yung advokasya natin sa pagbabago? Ang mensahe mo sa kanila na yung mga youth ngayon na parang wala pang ginagawa, nag-MLML, walang ganap sa buhay ba? Parang walang
hindi pa nila na-realize ang kanilang malaking ambag sa nation building, wow, nation building, sa pagbabago ng ating pamahalaan, sa pagbabago ng ating lipunan, para sa pag-unlad at kapayapaan ng ating lipunan. Ano ang ma-advise mo sa kanila para maging productive sila na member ng ating bansa? Salamat. Alam naman natin, no, na meron masayin na ang kabataan talaga ang pag-asa ng bayan. Yes. So, ang kabataan ang magpapaunlad sa susunod na henerasyon. So, ang paano natin mapaunlad yan? Gamitin natin ang talino. Hindi naman sa talagang hindi ka nakapag-aral, wala kang talino. So, talagang kung meron kang talino na andun sa iyo, iwasan mo na yung mga negatibong bagay. Iwasan mo yung mga left-leaning group na magpapasira sa buhay mo. Yes. So, talagang gusto mo yung kapayapaan. Alam naman natin na ngayon, hindi bukas pa gawin natin. Ngayon. Ngayon na. Dahil alam na natin ang oras ay ginto. Wow! Time is gold. Pero be sure na kahit ang oras ay ginto, gamitin ito natin ng mahusay. Yes. The best time is not tomorrow. Today. Now, ayon kay Martha. Yesterday, today, and onwards. Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi siya, sino? Parang ganun ba? Okay, salamat. Kasi alam naman natin na nasa atin ang ating kapalaran. Yes, tama. Yes. So gamitin natin ang talino. Yes, sa mga kabataan na napakinggan nyo, at sa mga may anak na pwede nyong i-relay sa mga kabataan nyo, napakinggan nyo si Martha na malaki ang papel ng kabataan. Tayo ang mga kabataan na hindi lamang para mag-ML, kumain sa bahay, matulog at mag-TikTok. Hindi. May malaki tayong ambag. Malaki ang papel ng kabataan dahil ang kabataan ay pag-asa ng bayan ayon kay God. Jose Rizal. Jose Rizal. Para malaman nila kung kaninong ano yun eh. Diba? Kaya para ma-realize ang vision ng lahat para sa kabataan, ma-realize ang pinapangarap ni Dr. Jose Rizal para sa ating kabataan na maging pag-asa ng bayan, kailan kayo makisali sa mga programa ng pamahalaan? Diba? Dapat ngayon na. Kahit sa mga maliit na ano lang, mag-umpisa lamang sa mga barangay. Malaking ambag na yun, yes, Kuya tama. Bon. Salit na Martha, mag ML o mag TikTok, 'di ba? May mga kawang gawa naman sa barangay, kung may mga community pantry, pwedeng tumulong doon. May mga cleaning drive, 'di ba? Clean up drive. Ano pa mga activities na pwede nilang salihan? Kahit hindi lang yung community service, meron din kahit mag-reprimand lang, kahit ngayon nasa gitna tayo ng pandemya. Yes. hindi nagsusuot ng kahit mag-ano lang siya na... Kahit maging ano ba, law-abiding citizen, yes, ka na lang. Yun yung gusto ni Martha na ibig sabihin, na kahit maging law-abiding citizen ka na lang, sa halip na maging pasaway ka na kabataan, maging law-abiding citizen ka, malaking tulong na yun sa pamilya mo, sa barangay mo, at sa bansa natin. Yes. Okay, may tanong ka pa ba kay Martha, Kuya Von? Yes, yung tanong lang natin kay ano yung mga dapat pa nating abangan doon sa inyong mga activities sa Bohol? May mga future pa ba kayong mga activities na yung gagawin? Yung plano ninyo doon? Of course, kahit nasa gitna tayo ng pandemya, talagang abot kamay namin gawin ang Youth Leadership Summit. Meron kaming upcoming Youth Leadership Summit sa munisipalidad ng Batuan. Tapos, makikita din kami doon sa Heart Caravan at sa Kadagyawan ng DILG. Wow, na-amaze talaga ako. Kasi nakita ko sa Facebook page ng 47th IB, parang araw-araw may mga activities sila. Sabi ko, ang galing naman. Kasi nagtutulungan sila doon sa Bohol na sana'y makita ito ng ibang mga bayan na sana ganito ang gawin, magkaisa. Parang in line siya sa aim ng NCFL CAC natin, ng yung Hall of Nation approach. Diba, yes. Kuya Bo, na kapag nagkakaisa ang lahat, madaling ma-resolve ang mga problema. Madaling maipaabot ang mga services ng pamahalaan kahit sa mga malalayong nayon. So that's the reason why na kung bakit isa rin sa mga progresibong probinsya yung Bohol dito sa Pilipinas, no, na yes. Napaka-progressive, maraming mga tourist spot na na-improve, at saka yung parang nanaisin mo na lang na doon tumira. Yes. O, gusto kong hinga ng mensahe si Martha. May mensahe ka ba para naman sa 47th IB na naging second home mo na doon sa Bohol? Sa mga trupa sa 47th Infantry Katapatan Battalion headed by Lieutenant Colonel Alison Di Paiso. Sir, mayong hapon diha, sir. Usap na mga trupa diha sa 47th. Napakalaking salamat po, at naging pamilya din ako sa inyo, at
sana malawak pa ang ating mga activity na gagawin. At lalalim pa ang pinagsamahan. At lalalim pa ang ating sasamahan. Yes! Maraming salamat, Martha, isa sa mga youth leaders ng ating Philippine Army ng 47th IB sa Bohol. Meron ka pa bang babatiin? Baka nakalimutan mong batiin ang ano mo, pusa. Joke lang, ang mga kaibigan mo. Oh, yung mga nagpapa-shoutout dito, ang dami na nila sa comment section, no? Shoutout mo na. Shoutout kang FF Balinus, Balinus mo? Huwag na lang, kasi hindi mo, joke lang. Basta si FF, hello FF. Tapos yung kauban ako sa buhat, magbisaya na lang ko kayo. Oh, yes, yes, go ahead. Mga kauban ako sa buhat sa San Vicente Maripuhok, mayong hapon ninyo diha kap, labi na sa mong kapitan na si Kukoy Escabarte. Hello kap, usa ta nato mga kagawad sa itong mga BHW, sa itong mga tanod, salamat. Labi na sa mga pamilya diha, ang Arabiho, Manuta, Palomares family, daghan kayong salamat. Mga pasoryo, patsyo ko kauli kay saon man eh. Basta. Wala ko'y sakyan. Maraming salamat, Martha, at magandang hapon. Maraming salamat sa pagpaunlak ng aming imbitasyon. Thank you for having me here, Ate Ron at saka Kuya Vaughn. Yes, ayan. Thank you so much, Martha, our active YFPPI Bohol chapter. Ayan, YLS din natin. Yes. Napakasaya yung ating usapan dito sa ating programa sa Buhay Sundalo kasama ng ating bisita na si Martha fresh from Bohol, mga ka-troopers. Ang sarap niyang maging bisita kasi yung parang game siya at magaling na magsalita si Martha. Yes, I hope na makabisita tayo doon sa Bohol. Ha? Dapat libre din. Libre ni Martha. Yes, makapagano tayo doon, makapagtalon-talon sa Chocolate Hills. At saka makapaglaro sa mga Tarsier. Huwag mo lang hawakan kasi baka matatakot sila. Baka matakot sa mukha ng taga-ano. Sa kagandahan natin. Joke lang. Oras sa Spirit Radio, alauna 49. At kayo patuloy na nanonood ng Buhay Sundalo dito sa Spearhead Radio. Kasama pa rin ninyo ang mga lingkod, ang inyong Tita Rona. At Kuya Von. And of course, Kuya Von, sa pangalawang batch ng ating mga shout-out. Ayan, i-shout-out natin lahat ng mga taga-Bohol. Ang dami na nila dito, nanood eh. Yes. Saan ba tayo nag-stop? Kay Neni Natinga Venteroso, watching from Magalion, Moises Padilla, Negros Occidental. Maraming salamat. Ayan, and also watching from Garcia Hernandez Bohol, we miss you Ma'am Elma Grace Rimonde from Julina Paglinawan Vallejos. Kay Ernaline Dalman Molino, watching from Kuwait. Good afternoon sa lahat. And to RG Julia Amable, thank you Sir Von, and nice to be back. Dula man stress ko tungod sa inyo. Loving the good vibes. Ayan, thank you so much po. Kay Kian Banyatan Bayo, God bless troopers. And to Chita Magon, na watching po from Tacorong City, Sultan Kudarat. Gandang hapon po sa inyo, Ma'am and Sir. Shout out po sa anak ko sa 12IB. Allah bless po, Spearhead Troopers. Kay Cheska Rockrockin. Si Cheska Rockrockin. 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 Shout out, Mega. Siguro kilala to ni ano. Hindi kilala ko yan. Tiyahin ko yan. Oy, tita. Si Cheska. Yan. Watching from Pagas, City of Pagas, Barangay Ayabang Leon, Iloilo. To Jay Doidora, maraming salamat from Bohol. And to Samuel Cinco, snappy salute po sa inyong lahat at sa tapat at matapang yung serbisyo sa bayan. Mabuhay ang Philippine Army. May karibal na si kasi may naghahanap naman dito kay Roland eh. Sa Ernali, naghahanap. Yes, to Dex Magtahas, pa-shout out Martha Kaway. Ayan, na-shout out kayo ni Martha kanina. May Arsenal. To Nene Natinga Venteroso, ay nabasa na pala ito. To your Juem, ayan, magandang hapon po. Paano to yan o? Pibo? Pibo. Pibo, shout out sa'yo. And also to Tata Chriselle Cabansag Capadusio watching us live, maraming salamat. At sa napakagandang Tita Mimi Guani Kiambao from Kawayan, Negros Occidental, at sa lahat na staff ng Kawayan District Hospital headed by guwapa nga doktora Doc Dida. Also to Ma'am May Arsenal, maraming salamat po, and watching us live from Tapas Capiz. Good afternoon to Rachel Von De Los Reyes. And of course, nanonood live, Happy birthday sa pinsan ko, pinsan ng aking asawa, kay Robert Blas sa Incas. Happy birthday. Ayan, si Pibo, kilala pala ito ni ni Ma'am Elma at ni Martha. Miss you na, watching from Negros Occidental. Dinala ni Ma'am
ni Ma'am Abulin siya. Pumunta siya dito. Dinala niya rin yung mga stakeholders niya at mga friends. Maraming salamat. At naway suportahan niyo rin ang bagong office ni Ma'am Abulin siya. Yes. At saka mapapano din po ninyo si Lieutenant Abulin siya sa iba nating programa, especially sa ating program na Bayanihan sa Kauswagan. Ayan. Kay Ma'am Jenny Gilyarawan, thank you so much. And of course, kay Florencia Pabilar Labajo, maraming salamat. Okay, para sa ating mga followers and viewers, narito ang ating mga bagong set ng ating programa. Ang mga oras, ang schedule ng ating programa sa Sparehead Radio, ilista nyo para hindi nyo makalimutan. Okay, sa from anong pinakauna dyan? Sa mga nag-aabang ng Sundalong Musikero. Ang Sundalong Musikero ay mapapanood nyo Tuesday and Thursday na lang. Tandaan na, Martes at Huwebes na lang. Last 9 hanggang last 10 ng umaga, 9 to 10, isang oras. Yes, and also sa Bayanihan sa Kauswagan natin, from Monday and Wednesday na lang yon. So sa isang, sa one week, dalawang Bayanihan sa Kauswagan dalawang Bayanihan sa Kauswagan lang. Every Monday and Wednesday, from 9 to 10 ng sa umaga. Ng yes. Umaga po yan. At ang ating Spearhead Timeline ay mapapanood nyo Tuesday, one day lang ha. Sa gabi yan, sa gabi. Hindi, Spirit Timeline. Ay, sorry. Last Jess Imedia, 10:30 hanggang 11:30, 1 hour din. Tandaan nyo, Spirit Timeline, Tuesday, umaga, 10:30 to 11:30. Akala ko kasi tapatan eh, kaya nasabi ko gabi. Next is yung Buhay Sundalo natin, which is ngayon, yung program natin, every Monday at Wednesday yon. Ala una, same na oras. Alas dos, yes. Same faces, same time, ayan. Binago lang yung title ng ating same program. Same station. Ang Spearhead Balita sa Hapon. Now, ay ganun pa rin, mapapanood every day. I mean, Monday to Friday lang, alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Yes, ayan. And also, yung Spirit Tapatan natin, yung sabi ko kanina, na gabi. Every tapatan. Tuesday. As tapatan. Sorry. Yung mga binabasa natin, ang mga nagtatapat ng kanila mga problema, ng kanila mga kwento sa buhay, sa pag-ibig, sa kaibigan, sa pamilya, dyan sa Spearhead Tapatan. Every Tuesday lang. From 7 to 8. Tama. Yes. 7 to 8 ng gabi. Ayan. Para may time tayo na magbanding-banding din sa gabi kasi alam natin wala namang ginagawa yung iba eh. And also yung ating Faith Speaks na every Sunday po yan, alas 5 hanggang alas 6. Ayan. Yes. 7 to 8 na ibibigay ng ating religious leaders and ministers na ini-invite natin dito every Sunday, yung Faith Speaks. Ayan, so... yan yung mga bago ha, dapat nalistan nyo na, yes. Diba? Well anyway, magpo-post din naman tayo ng infographics schedule, or ng schedule natin sa ating Facebook page. Ayan, bisitahin nyo lang po palagi yung aming Facebook page na Philippine Army Spirit Troopers at paki-follow or like na rin yung Spirit Radio na Facebook page at paki-subscribe ng YouTube channel ang Philippine Army Spearhead Troopers. Yes, and of course, kahit late ay nakarating pa rin. Nakahabol pa rin ang ating mga avid viewers. May kuryente na. Durog Leon, kay Nanay Marcy, kay Nicole, kay Tatay Idol, kay Luigi, kay Sinyang. Hello, hello, hello. Anyong. Ayan, maraming salamat. At sa lahat din po ng mga ka-troopers natin, ating mga bangers na palaging nakatutok dito, na hindi po nangiiwan kahit ilang araw or weeks po tayong hindi nakabalik sa ating program. Nandyan din po kayo palagi. Maraming salamat po. Naway pagpalain po tayo. And keep safe. Yes. And of course, kay Ma'am Christina Abayo na isa sa mga supporters natin, Kuya Von. Maraming salamat. Yes, and also kay Maribeth Kakilgan watching us live. Ayan, good afternoon po. And also to from Governor Generoso Davao Oriental, good afternoon to Florencia Pabilar Labajo. Abangan niyo ha ang Spearhead Balita sa hapon mamaya kasama si Kuya Von. Mga balitang makatutuhanan mula sa inyong 3ID, ang inyong army sa Western and Central Visayas. And of course, sa ulit, paki-like, paki-follow ang page ng ating Spearhead Radio. Spearhead Radio, i-click nyo lang, i-visit nyo, i-follow, i-like. Ayan, maraming salamat. Kasi baka sa mga susunod na week ay doon na tayo magpo-program, kaya kita-kits tayo doon. And of course, ang aming YouTube channel, sa mga may YouTube channel, may YouTube account, i-subscribe ang
Philippine Army? Spearhead Troopers. Spearhead Troopers. Yung ating Facebook o YouTube channel, I mean. Maraming maraming salamat sa pagtutok, sa pag-abang, sa pagsama sa amin sa Buhay Sundalo. Yes. Pinapasalamatan din natin sa muli ang ating bisita from Bohol, si Martha. Ayan, maraming salamat. Kita-kits tayo next week, same time, same station, same program, Buhay Sundalo. Kami ang inyong mga lingkod. Ako po si Kuya Von. At ako naman ang inyong Tita Rona. Maraming maraming salamat. Magandang hapon. Bye-bye! Spearhead Radio. Mga balitang makatotohanan. Mga impormasyong walang halong kasinungalingan.